Sorry, hanggang friends lang talaga. Hanggang dun lang talaga yung kaya kong ibigay sa'yo eh. Hanggang kaibigan lang. Pasensya ka na. Boys, isa na yata yun sa pinakamasakit na salita na maririnig mo mula sa taong gusto mo. And guys, isa na rin yata yun sa pinakamasakit na maaaring mangyari sa buhay mo kapag na-friendzone ka ng taong gusto mo. Well, in this video, bibigyan kita ng ilang tips kung paano ka hindi ma-friendzone. My name is Raymond Dexter and welcome to my channel. Number 1, dapat alam mo yung tipo ng lalaki na gusto niya. Or kung babae ka naman, dapat alam mo yung tipo ng babae na gusto niya. Alam mo guys kung bakit ha? Kasi before ka dapat umamin sa kanya na may gusto ka, dapat alam mo kung ano yung klase ng tao na gusto niya. Kasi kahit na umamin ka, kung wala naman sa'yo yung karakteristik na hinahanap niya sa isang tao, well, mafa-friendzone ka lang talaga. Dapat yan ang tatandaan mo. Number 2, huwag kang padalos-dalos sa pagsabi ng feelings mo para sa kanya. Ito guys, ito yung isa sa mga pinaka-dahilan kung bakit ka na-friendzone is kasi hindi ka marunong tumahimik. Hindi ka pa kasi secure sa nararamdaman mo sa kanya or hindi pa, wala pa siyang feeling sa'yo. Umaamin ka na agad ng nararamdaman mo sa kanya. Kasi, kaya ka umaamin kasi baka maunahan ka ng iba. Baka maunahan ka ng taong ibang tao may gusto sa kanya. Ang gawin mo boys, pag-aralan mo kung paano kanya i-treat, kung paano siya makipag-interact sa'yo bago ka umamin ng feelings mo. Kung hanggang friends lang talaga, eh huwag ka nang umamin. Kasi, guys, kapag umamin ka kaagad ng feelings mo para sa kanya, tapos siya wala pang feelings sa'yo, ang tendency ng boys or girls is, ma-friendzone ka lang talaga kasi wala pa siyang feelings para sa'yo eh. Pinakamagandang gawin dyan, guys, is pahabain nyo muna yung relationship nyo as friends. Kapag comfortable na kayo sa isa't isa, kapag nagsishares na kayo ng ups and downs nyo, malakas yung possibility na hindi ka ma-friendzone basta marunong kang tumahimik. Pero kung tatahimikan mo siya ng pag-amin ng feelings mo, guys, make sure lang, ha? Make sure, guys, na kayo lang dalawa, hindi yung may kasama kayong ibang friends nyo. Number 3, huwag ka masyado magbigay ng effort sa kanya. Baka kasi mabigyan niya ng ibang meaning yun. Kasi guys, friends pa lang naman kayo eh. Hindi mo pa naman siya girlfriend or boyfriend eh. Pag napansin niya yun na masyado na yung effort na binibigay mo sa kanya is mabigyan niya ng ibang meaning yun. At mauna ka kanyang sabihan na ibang level na to, pang mag-jowa na to. Yes. Baka doon pa lang, yung plano mo na ligawan siya is ma-friendzone ka na agad. Guys, ingatan yun. Mag-ingat ka sa mga ganun. Mag-ingat ka sa mga effort na binibigay mo, guys. Okay lang naman magbigay ka ng effort but not that much na umak na para ka na niyang boyfriend or girlfriend. Number 4, do less favor and stay close but not too close. Ibig sabihin dito, guys, ha? Kapag may mga request na gustong ipagawa sa'yo, huwag ka laging oo ng oo. Sabihin mo, mangyayari lang yun kapag naging boyfriend mo na ako. Guys, huwag ka masyado na laging nasa tabi niya. Ha? Alam mo kung bakit? Kasi galawang friends lang yun eh. Huwag mo iparamdam sa kanya na lagi kang nasa tabi niya. And stay close but not too close. Okay lang naman yung close kayo pero hindi yun to the point na super close kayo, guys. Baka kasi isipin niya, boys, na pag lagi kang nandyan sa kanya is maasahan kang kaibigan at hanggang doon na lang yung ibigay niyang level ng relationship para sa'yo. Number 5, huwag mong ilagay yung sarili mo sa zone na yun. Baka kasi ikaw yung nag-iisip na friend zone ka. Alam mo guys, ang magandang gawin is humanap ka ng perfect timing. Yung timing na sa tingin mo is yung feel mo naman sa sarili mo, guys, na may gusto na rin siya sa'yo, may feelings na rin siya para sa'yo. Baka kasi ikaw lang yung nag-iisip na hanggang friendzone lang talaga. Alam mo naman yung mga babae, guys, may hiyain yan, hindi yan basta-basta nagsasabi ng feelings nila. Kumanap ka lang ng perfect timing para maamin mo sa kanya yung feelings mo. Number 6,
Huwag kang papayag na tawagin kanyang friend, best friend, beshi or beshi waps. Huwag kang papayag na lilabelan agad niya yung relationship nyo. Why not itry nyo i-level up siya? Then pag hindi nag-work out, then move on. Huh? Napakaraming ibang tao dyan guys, but make sure lang guys, kung di siya mag-work, be a good sport. Sana friends pa rin kayo. Sabi nga nila guys na, friendship is the good foundation in every relationship. And last, number 7, make her fall in love first. Paano? That's a different topic na pag-uusapan natin dito lang sa channel ko. So don't forget to subscribe to my channel at i-turn on mo na din yung notification bell para maging updated ka sa mga future uploads ko. And that's it for me today. I'm out. Peace. Cut.